Isang mapagpalang araw po ang sumaating lahat mga Ursulino at narito na naman po tayo sa panibagong episode ng kwentong Ursulino, Prinsesa ng Binangonan. Magsasama-sama na naman po tayo ngayong araw upang kilalanin at makakwentuhan ang isa pa sa mga deboto ng ating pinakamamahal na prinsesa ng Binangonan na si Santa Ursula. At kasama natin ngayong araw si Kuya Ralph Lester de la Cruz. Magandang araw po sa ating lahat at ako po ay si Ralph Lester de la Cruz, 24 years old, taga Barangay Libid, sa Sulweta at isang mananampalataya at deboto ni Santa Ursula dito sa aming parokya. Maraming salamat Lester sa pagpapaunlak na makakwentuhan ka namin syempre ngayong araw, lalo na at palapit na ng palapit. Ito na naman tayo. Ilang araw na lang, kung tutusin parang 50 days na lang. No? Or roughly around that time na less than a month actually, na magiging busy na naman ng lahat syempre sa paggunitian ng kapistana, ating pinakamamahal na patron si Santa Ursula. So, siguro simulan na natin ang ating kwentuhan. No? Matanong ko lang syempre, alam ko na matagal ka na talaga nagsisilbi sa simbahan syempre bilang Knights of the Altar at sa kung ano pa mang mga organisasyon at ministeryo na iyong kinabibilangan. Pero paano nagsimula, no, ang pagiging aktibo mo sa simbahan at of course ang iyong pagdedebosyon kay Santa Ursula? Siguro parang yung pinakakaganapan or yung wala naman siguro parang peak talaga nung pagiging isang deboto, kasi kumbaga nandiyan na yan eh once na nakilala mo siya. Siguro maalala ko na lang din na yung parang pagkasimula talaga is yung bilang taga dito Tubong Binangonan, at Taal na taga Binangonan eh patrona natin siya eh. So nung nagkautak na ako, parang nagkaisip ako since batang sakristan pa ako, tanda ko nakikita ko sila, may mga nag-aayos tuwing fiesta, yung mga pag magpo-procession si Santa Ursula, yun nakikita ko yung dati, and maliit na talagang bata pa ako na sakristan pa ako, syempre medyo usisero, nakikialam, pakialam mero. Hanggang sa ngayon, parang ganun na yung nagawa ko, na ako, isa na ako sa mga lagi nag-aayos sa kanya. Yun nga, bilang sakristan na din, yun nga, yung pag ano, Vina Mass, kompleto talaga, hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng hindi ko saservan yun, or hindi ako pwedeng hindi magsisimba. And yun yung parang nakita kong pagsisimula na ng pagkakakilala ko sa yan. Also, yun nga, part din na nung, syempre, nung mga unang-una bahagi pa lang ng pagkakakilala ko sa kanya is yung pag-aaral ko ng history niya, yung mga visionaries, yung pagbabasa ko ng ano ng articles related sa kanya, mga local tales katulad din dito, maraming naisulat dito sa bayan natin sa pamamagitan ni na Norling Servo, may mga artworks din, yun yung mga bagay na parang nakaakit sa akin. Oo. Lalo sa kanya na pag-aralan or pagyabungin ko pa yung kasaysayan niya. Oo. Mas maipakilala din natin siya dito sa ating bayan, sa simbahan natin, and hopefully sa ibang mga lugar din. Oo. Kasi di ba, may mga balita din or may mga ano, tinanggal daw siya sa listahan ng pagiging santa, ganun. Pero may yung mga bagay na wala namang katotohanan din, dahil si Santa Ursula talaga ay totoong isang santa. Ano yun ay bagay na talagang hindi maalis sa kanya, dahil wala namang bagay sa ating simbahan na decanonization or yung pag-aalis ng mga santa sa listahan or ng mga santo. Pero yun nga, siguro isa na rin yun sa patotoo na pinapakilala niya sa atin na yun, totoo siya, nabuhay siya sa mundong ito at naging saksi siya sa pananampalatayang binigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Oh, yun nga ang ating mariin na itinutuwid, no, na wala, there is no such thing as decanonization. Sorry. Kailangan lang nating sigurong ipalawig pa, no? At kaya ating ginagawa ang gantong mga kwentuhan para malaman din ang mga taga-Binangonan at mga nasa ibang lugar pa at sa buong mundo na merong Santa Ursula. At narito tayo para lalo pang patibayin ang ating pamimintuho sa ating prinsesa ng Binangonan. Siguro matanong ko lang, no? Kasi syempre, pandemic. Tayo ang magkakasama nun eh. Tayo yung parang nagtaguyo din. Isa tayo sa mga kinasangkapan para maging daluyan, no, ng mga ginagawa noong pandemya. Matanong ko lang, no, syempre ba sa mga hindi nakakaalam sa ating mga manonood, paano ka nagpakita ng devotion mo noong nakaraang pandemya, 2020 onwards? Basic devotion, way of devotion naman, alam natin na yan. Or kahit naman yung ibang mga tao na nakikinig sa atin, alam na yan, yung simpleng pananalangin lang naman eh, talagang maituturing na natin isang devotion. Ngunit
sa aking paraan, yun nga, bilang naging talagang siguro punong abala na rin sa mga bagay-bagay dahil na pag dumarating ang kapistahan, isang paraan ko na yung pag-aayos sa kanya. Oo. At makita kong maganda ang kamada sa karosa, maayos yung damit, walang problema sa ilaw. Okay ako doon. Talagang yun yung parang nakita kong way na ito yung paraan ko para ipakita ang pamimintakasi ko sa kanya kay Santa Ursula, sa ating patrona. And also, yun nga, syempre, dumating yung pandemya, taong 2020, 2021, ang daming nawala, ang daming nabago. Nawala yung mga posisyon, yung ilang mga bagay na nakagawian natin na nagbabasbas tayo na lansangan para kasama yung ating mahal na patrona, iba pa mga imahe, yung mga ilang bagay din na nakagawin natin sa simbahan. Kasi yun nga, tayo-tayo na lang yung naiwan dito, iilan lang tayo. Yung talagang 10 tao lang, then wala na. Pero yung diwa pa rin ng pagdedebosyon ay naroon, katulad nga ng pananalangin. Dito, nabuo nga natin yung tinatawag nating devosyon kada 21 del mes o yung kada 21 na paikli natin para madali siyang banggitin. Ito yung araw ng pamimintuhon na kung saan kada buwan sa ikadalawamput isang araw or ika-21 yung araw na yon ay isang araw natin na inilalaan para magkaroon tayo ng araw ng pamimintuhon sa ating mahal na patrona. Bilang yung feast day niya kasi diba is every October 21. Yes. So every month ay mayroon tayong paggunita sa kanya. So ngayon nakakatuwang isipin at nakakatuwang makita na kahit noong nagdaang pandemya, talagang puro dasal lang tayo nun eh. No? Puro yung novena lang tayo dito, nun yung dalit. Yun ang dinadasal natin nun dito. Then talagang sabi ko, balang araw, sana makapag-position tayo, makapag-gawa tayo ng iba pa mga gawain at mga aktibidad sa pamimintuho sa ating mahal na patrona at prinsesa ng Binangonan. So yun nga, nakatuwang isipin na hanggang ngayon, narito pa rin. At mas lalong lumaki. Totoo. Mas nakita ko na siguro yumabong talaga din yung gawain ito, yung pagdedebosyong ito na makikita natin mula sa 10 tao lang kasama yung mga pari at ibang mga church workers. Lumaki kasi yung nitong nakaraang June o itong nakaraang Hunyo ay naibalik natin ang pagpuposisyon na alay natin sa mahal nating patron na tuwing kada 21. Mm-hmm. Yun nga, ang dami. Dami ng parami ng parami sa nakaraang tatlong buwan. Parami ng parami yung sumasama sa ating position, sa ating pandangguan. Talagang kahit hindi assign yung pamayanan, eh, lahat talo sa ata ng pamayanan ay naroon. Nakakatawang makita, no? Yes, sa totoo lang. Na sa pagsisimula natin sa ilang katao, ngayon ay ang dami na. At ang lansangan ng bayan, ang kalsada natin sa kabayanan ay nababasbasan kasi kapiling din natin ang ating mahal na patrona sa pamamagitan ng kanyang relikya, ang bahagi ng kanyang buto na pinagkaloob sa atin ng nina Father Dwayne noong nakaraan din na June din. June din nga pala yun. Yun. That's 2021. Ba? 2021. Mm-hmm. Na kung saan na yung relikya na yan ay bahagi na rin ang ating komunidad dito sa ating parokya. Na talagang sabi nga niya, natatandaan ko lagi yung ano, yung sinasabi ni Father Dwayne, yung sinabi ni Father Dwayne sa kanyang homily na you now have a part of her. Hindi lang yung mga images kasi yung relic, part of her bones ay nandito sa ating simbahan. Kaya yung mga kababayan natin, yung mga ka-Ursulino na nais syempreng mamintuho pa sa ating pinakamamahal na prinsesa na Binangonan, na nandito lang sa salit pa mamintuho, no, ang buto or ang relic ni Santa Ursula. At pwedeng-pwede po kayong manalangin at humining sa kanya, di ba? Idaing natin sa kanya, syempre, sa pamamagitan niya at of course, sa panalangin niya sa ating Panginoon, syempre. Matanong ko lang din, Lester, no? Ano ba buhay ang meron ng isang deboto? Sa ngayon, or hindi naman, sa palagi, hindi sa ngayon lang. Masabi kong ako yung isang tao o isang mananampalatayang hindi nawawalan. Uh-huh. Normal naman din siguro nga na talagang may mga pinagkakaloob talaga sa ibang mga tao na may pinagkakaloob silang panalangin. Pero ang tugon ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga banal ay yes, no, or not now. Mm-hmm. Ganun yung naranasan ko at sa ngayon na naranasan ko pa din sa pamimintuho kay Santa Ursula is yung pag nangihingi tayo sa or nagdadasal tayo sa kanya,
parang nakaka-hopeless case, yung parang desperado ka na talaga. Oh. Kasi parang in need talaga eh. Medyo yung time para kailan nyo po ibibigay, di ba? Pero magugulat ka na lang. Parang nauso ngayon, gulatin mo yung ano. Parang ganun sila ngayon. Ganun yung way nila na ano. Talagang hindi on the day or after your prayer mo na may request or petition ka sa kanila na ano, na ibibigay din nila agad. Magugulat ka na lang that one day or after an hour, after or basta paglaon ng araw na to, makikita mo ibibigay at ibibigay pa rin naman talaga. Hindi lang naman sa mga makamundong bagay. Ganon din sa pagpapalalim sa spiritual natin. Kasi minsan talaga meron tayong mga bahagi sa buhay na nakakapagpahina nung hindi lang ng ating katawan, kundi ng ating espiritu. Mm-hmm. Na bagkus na puro material yung hingin natin, ay humingi din tayo ng para sa ating kaluluwa. Mm-hmm. Now, speaking of which, since nabanggit mo na may mga pagkakataon na gano'n na nangyayari, no? Was there a time or may pagkakataon ba na, let's say, nawalan ka ng gana or humina or may humadlang sa pagdedebosyon sa pamimintuhan? Meron totally, kasi katulad nga ng naganda ang pandemic, kasi may mga way tayo na gusto talaga nating express yung faith natin eh. So yun nga, abi ko, ang hirap nitong pandemic, ang hirap talaga, sobra, ang hirap kumilos, napakaraming restrictions, and yun yung isa sa tingin ko na humahadlang din sa atin noon na makapag-express tayo ng day of devotion natin for St. Ursula. Pero ang isang parang naging balik lang nila sa akin beyond those restrictions, those imitations, yung mga hirap na yun is yung pagtitiwala na di naman nila tayo pinapabayaan. Totoo. Eh. Kasi kahit naman anong yun nga, prayer natin sa kanila, kahit anong dasal naman natin sa kanila, nandyan at nandyan sila. Hindi lang talaga basta-basta nila tinutugon. Bibiglain talaga, sorpresa, or talagang yun yung malaking bagay na ano eh, na hindi lang siya biyaya, kumbaga surprise din, nagagalo din, di ba? Nakakatuwang isipin lang din na kahit ngayon nga, humihingi namin sa inyo yung ano natin, yung mga yung katawan natin, yung espiritu natin sa paggawa ng mga bagay, lalo na dito, katulad din mga nasasabi ko din minsan sa mga kasamahan natin sa simbahan, nakakapagod. Kasi minsan, yung, alabawa, after ng prosesyon, mag-aayos ka, sasayaw ka pa minsan sa prosesyon, magpapandango ka pa, then magliligpit, yung panganghina ka, pero yung espiritu mo malakas. Nandun yung bagay na yun na kahit pagod ka, mairaos yung isang gawain, mairaos yung isang activity, malakas ka pa din. Mahina yung physical, pero yung spirit mo, yung kumbaga yun yung drive para gawin mo yung bagay na yun. Hindi ka pagod, hindi ka nawawalan, hindi ka nangihina. Nandun kasi yun talagang, kumbaga yung mga lakas na meron sila noon na nabubuhay sila, parang yun yung binibigay din nila sa atin. Kasi alam nila na yun nga, yun yung binibigay din natin para sa kanila ay balang araw makakarating din tayo sa kaluwalhatian ng kalangitan na tinamasa din nila. Oo, yun naman talaga ang ultimate goal ng bawat isa, no? Na makarating sa kaluwalhatian sa kalangitan. Matanong ka lang, nabanggit mo din kanina tungkol sa mga panalangin. Meron ka bang naging, let's say, personal na panalangin or idinaing talaga na natupad? Marami. Marami talaga tayong pinagdadasal, lalo na sa mga particular na patron o santo o santa na pinagdadasalan natin. Pero sa tingin ko, isa, marami akong dinadasal, pero isa lang yung lagi ko ding ano, hinihiling, lakas, kalakasan. Siguro kilala naman din ako ng ilan sa mga nakikinig din sa atin at mga nandito sa simbahan bilang, ayun nga, Kuya Lester, talagang ano yan, kumbaga magilas kumilos, mabilis. Talagang yung lakas niya ginagamit, yung lakas ko ginagamit ko para sa kanila. So, ayaw ko lang na, yun nga, na parang pakiramdam ko na nanghihina ako. Oo. Kaya yun ang lagi kong dinadasal sa kanila. Yung kalakasan sa akin, sa pamilya, na mas mapaglingkuran ko pa sila gamit ng lakas ko. Lalo't lang hanggang sa siguro huling lakas na maibigay ko sa kanila lahat ng effort ko, yung mga bagay na yun. Kasi, yung mga bagay na yan, hanggang dito lang yan sa mundo, pero pagdating natin sa kalangitan, kapiling natin sila, pantay-pantay, nakakasama na natin din sila. And yung mga pinaglilingkuran natin, yan, sila nga, sina Santa Rosa, sa Mahal na Birhen, yun na yung parang peak ng lahat ng ginawa natin dito sa loob. Yun yung naipon natin, yun yung isa sa homily na narinig ko noon na huwag kang mag-ipon ng mga yaman sa mundo, mag-ipon ka ng yaman sa langit.
yun yung magagamit mo pag ano, once na your mission accomplished, yung mga bagay na yun. Yun yung mga bagay na hindi maaalis sa atin. Ah, at hindi rin matutumbasan ng kahit anong halaga. Yung walang parang amount sa mundo na yung mga bagay na once na nandun na tayo sa kalangitan. Mm-mm. Meron ka ba mga bagay or let's say mga pictures or mga gamit na lagi nagpapaalala sa'yo tungkol kay Santa Ursula? Madami din, syempre. Kasi yun nga, kung masasabi ko din nga na ano, isa ako, yung nagtatabi ng mga damit niya, iba mga kagamitan niya. So simula nga din nung ano na ako na yung parang nakialam noon ever since ayun. Ako na talaga kayo yung mga nagtabi ng gamit, kaya kung ba may mga hinahanap na ay nasa akin lang din. So yun yung isa sang bagay na nagpapaalala sa akin din. Yun nga yung mga imahe na Santa Ursula sa bahay, mga picture, lumang picture din, no. Meron din naman kahit papaano. Pero may isang bagay niya nagpaalala talaga sa akin. Ito yung parang remarkable sa akin. Oh. Yung bandana na kulay pula, nakapraso. Naalala ko ito yung binigay sa prosesyon sa Cardona nung panahon, yes, ng visitasyon na La Virgen de Sapao. I have one. Yung green, yes, naman yung nasa akin. Tanda-tanda ko yan. Kasi sabi ko, yun nga, yun yung parang kahinaan natin noon, nung panahon ng pandemya na... Talagang kumbaga hindi natin ma-express nga yung ano eh, yung way natin of devotion is yung nagkaroon ng unang-unang prosesyon. Alam kong maikli lang yan dahil palibot lang yun doon sa kabayanan sa Cardona, at ang bayan naman ng Cardona ay maliit lang din. Oo. So, yun yung kauna-unahang prosesyon na sumama o nasamahan ko na kasama si Santa Ursula, syempre. Or syempre ipinosisyon si Santa Ursula kasamang malabirin ng Sapao sa Cardona. Sabi ko, ito yung unang-unang ano, posisyon talagang, dahil nga maikli lang yung ikutan eh. Sabi ko, di, ano, ang ikot niya, ang lakad niya ay dahan-dahan lang talaga. Mm-hmm. Then, talagang bilang lang yung tao na sumama. Talagang parang, hindi naman masabi natin, parang maiposisyon lang. Pero, kakaiba rin yung ano eh, yung pakiramdam eh. Kasi nga, after sobrang tagal na panahon, since time immemorial that pandemic happened, yun yung unang-unang prosesyon na naidaos na nasamahan ko kasama si Santa Ursula. And napaka overwhelming yung pakiramdam kasi yung araw din na yung tatlong araw na pagbisita ni Santa Ursula noon sa Cardona ay nag-alay din tayo ng ating pasasalamat, ang ex-voto na tanda ng ating ayun nga, pasasalamat sa Mahal na Birhen, ganyan din sa sambayanan ng Cardona sa pagdalaw ng ating imahen sa kanila ni Santa Ursula, na yun nga rin, kilala din natin na yun nga, na isa sa mga naglakbay, naglayag, at yung paglalakbay ni Santa Ursula yun ay may tatak sa atin, ganun din siguro sa mga taga Cardona noong araw na yun. Kaya talagang hindi ko matatandaan. So yung bandanang yun, yung kaprasong kahaba ng tela na yun na ganyan, ay nakatali doon sa replika namin na tabletop ni Santa Ursula. So, doon sa may altar namin, doon nakalagay yon. So, yun yung lagi ko nang naiisip at naalala once na nakikita ko yon. Kasi yun nga, naayos na rin yung mga, no, yung kumbaga sacred space sa bahay. Pag nakikita ko sa Santa Ursula, yun, dahil na nga ngayon. Every time, hindi naman talagang araw-araw. Ay, hindi naman parang pag nagpupunta lang ako doon. Ever since, lalo na pag Tuesday din, kasi may day din of devotion ako for Santa Ursula, inalat ko yung Tuesday na yun para after ng rosary namin, share ko lang, after ng rosary namin every 9 p.m, dadalasalin ko yung prayer kay Santa Ursula. Ayun, every Tuesday yun, nakikita ko yung image si Santa Ursula. Nandun yung bandana at kaprasong telenin. Which reminds me of that very day na kakaibang experience para sa akin. Oo. Memorable talaga yung experience na yun kasi I was there then. Diba? Tayo-tayo nandun na nakasama. Binigyan ng pagkakataon nun na parang after the pandemic, after a long time, ay naiposisyon muli ang ating pinakamamahal na patron at prinsesa ng Binangon. Siguro bago lang tayo magtapos, Lester, no, sa kwentuhan natin ngayong araw, tanong ko lang, meron ka bang mensahe or gustong iparating sa mga taga-Binangonan o sa mga deboto at mga Ursulino na mimintakasi, syempre, kay Santa Ursula? Nabanggit ko na rin naman siya kanina. So, ulitin ko na lang na magtiwala tayo. Tiwala. Kasi sa lahat naman ng pananalangin natin, pagdaing natin sa kanila, hindi na tayo pinapabayaan. At huwag na huwag din tayong panghinaan ng loob. Oo.
Katulad ng Santa Ursula, naalala ko yung prayer na ano, na pagkalooban nawa tayo ng lakas sa loob upang harapin ang mga medyo nano lang sa prayer. Pero yun yung isa sa mga binabanggit doon sa panalangin natin kay Santa Ursula na lakas ng loob. Huwag tayo panginaan kasi nandyan sila eh. Na balang araw, katulad ng ginawa ni Santa Ursula na ating patrona, kasama ang mga dalaga na kanyang inakay, ay makakarating din tayo at makakasapit tayo sa kaluwalhatian ng glorious sa langit. Katulad ng iyon ay mga ilang linya na nabanggit natin sa ating dalit. At balang araw na yun nga, kasama ng mga anghel, ng mga banal ni Santa Ursula na ating pinipintuho at pinipintakasi, magkakasama-sama din tayo na lahat ng hiniling natin sa kanya, mga dinaing natin, ay pagkakalooban at papalitan nila sa pamagitan ng Diyos dahil sila yung mga tagapamagitan natin eh, dito sa lupa. Na yung tiwala natin sa kanila, yung pagdedebosyon natin sa kanila, yung lakas na ibinibigay nila sa atin sa pamagitan ng pamimintuho natin sa kanila ay babalik din na nila sa atin balang araw. Once na tayo nga ay na mission accomplished, once na ang buhay natin kapiling ng Diyos at ng mga anghel at banal sa kalangitan ay magkakatipon-tipon din ta. Tiwala lang mga kapatid at mga ka-Ursulino na ang mga efforts natin, mga panalangin natin ay babalikan nila at gagantimpalaan nila tayo patungo sa buhay na walang hanggan. Baka may gusto kong batiin or i-shout out no, bago tayo magtapos. So para sa ating mga manonood po ngayon, mga ka-Ursulino, binabati ko po kayo lahat, mga kapamilya ko dyan, ganyan din sa lahat din ng mga namiminto kay Santa Ursula. Inaanyayahan ko po kayo sa mga gawain din natin dito sa ating parokya na makiisa at makibahagi po sa papagating nating fiesta. So, naibabalik na rin naman po natin ang ating mga normal na gawain at nakagawi ang mga gawain dito. Kung kaya't yung aking galak ay binabahagi ko rin sa inyo na every 21st of the month ay makiisa po tayo sa pagdedebosyon sa ating mahal na patrona, ang prinsesa ng Binangonan. At magtipon-tipon tayo dito bilang isang sambayanan na namimintuho at nagdedebosyon sa ating mahal na patrona, si Santa Ursula. So yun lamang po at maraming maraming salamat po kay Jester and also the team behind this kwentong Ursulino. At nawang sa paraan natin ito ay mas lalo pa nating maipakilala ang ating mahal na patrona, Santa Ursula. Ganyan din ang kanyang bahagi na narito at kapiling niya natin ang relikya ng ating mahal na patrona. At muli, maraming maraming salamat po sa pagkakataong ito. Mabuhay ang ating patrona. Mabuhay ang ating patrona, mabuhay ang prinsesa ng Binangonan. Maraming maraming salamat, Lester, sa pagpapaunlak na makakwentuhan ka namin ngayong araw para sa isa pa namang episode ng Kwentong Ursulino. Kaya mga Ursulino, maraming maraming salamat din po sa pagsama muli sa amin ngayong araw. Do not forget to like, follow, and share our official social media accounts at Ursulino Media. Muli ako po si Kuya Jasmine at maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw at pagpalain tayo ng poong may kapal. Viva Santa Ursula!